Alam nyo ba na mayroong isang uri ng damo na makakakuha ka ng butil na pwede maging alternatibo sa kanin? Binansa ganitong super grain o energy grain dahil sa mataas na kilocalories o maibibigay na enerhiya sa ating katawan. Mababa rin ang carbohydrates content nito ikumpara sa puting kanin. Red, black at brown rice kaya mas healthy. Konti lang, busog ka na and the urge to eat passes. So napakalaking tulong to sa mga nagda-diet at saka mga may diabetes. Kaya naman, ito ang sikreto ng mga may diabetes at nagda-diet para manatiling malusog at malakas. Talaga po dahil kami ng may diabetes, eh, pati nanay ko. Noong po talaga napakataas ng sugar ko at saka ng nanay ko, noong kami sinasimula na namin kainin yan, pag nagpapacheck up kami sa doktor, papatingin kami ng blood sugar, mababa, nababa po talaga. Ayon sa ilang kumukonsumo nito, mas mabilis silang mabusog at mas matagal gutumin kapag ito ang kanilang kanin. Ito ay ang adlay, ang tinaguriang super rice dahil sa pagiging alternatibo sa kanin na may mataas na nutritional value. Sino ang mag-aakala na ang dati nating ginagawang pulsera sa kwintas nung tayo ay bata pa ay kinakain pala? Endemic ito sa Pilipinas pero mabibilang lamang ang mga nagtatanim nito. Una itong pinarami sa bahagi ng Malaybalay, Bukidnon. Ngunit sa bahagi ng Calabarzon, nadiskubre ng aming team ang natatanging grupo ng mga magsasaka na patuloy na nagsasaka nito. Nahanap namin si Sir Manny Vida sa Barangay Kailaway, Nasugbu, Batangas na nasa 5 taon nang nagtatanim ng adlay rice. Kabrigada, dito tayo ngayon sa bahagi ng Nasugbu kung saan tinignan natin yung sinasabi nilang adlay. Ito yung alternatibo sa kinakain nating bigas. Ito siya. Nung maliit pa kami, akala namin ito'y damo lamang. So, may nahanap tayo ng mga farmers sa bahagi ng Nasugbu, Batangas kung saan nananatili at patuloy ng binubuhay ang industriya ng adlay na dati akala natin ay isa lamang damo. Isinama kami ni Sir Manny sa kanilang pag-aani ngayong araw. Anya, una itong ipinakilala sa kanila ng grupong Rural Rising Philippines at na nagtatanim nito na si Ma'am Mary Ann Umali. Sa tulong ng Department of Agriculture o DA Region 4A at Municipal Agriculture ay tuluyan itong naitanim sa lupain ni Sir Manny at pati na rin ng kanyang mga kasamahang magsasaka sa kanilang barangay. Aminado si na Sir Manny, hindi nila kilala ang adlay rice nang ito ay ipinakita sa kanila. Bay, noong una niyong nakita, di, wala ko kayong ideya. Naku, wala po. Hindi nga po namin ito kilala eh. Opo. Kasi parang damo lang siya. Opo. Pwede mong masabi na kami nag-introduce sa kanila sa pagtatanim ng adlay sa Nasugbu, Batangas. Nung nakilala nila yung adlay, they felt na it's really helpful para sa kanila, lalo na't yung mga farms nila ay walang tubig. Adlay kasi ay parang halaman na hindi nangangailangan ng irigasyon at namumunga siya ng hanggang 6 beses. Mahirap ba siya itanim, alagaan? Hindi naman po. Actually, mas maluwal lang. Kaya mas maluwal siyang alagaan. Ang problema nga lang po, kailangan niya rin mas maraming tubig. Sa tulong din ng Rural Rising, ay naibibenta sa merkado ang tanim na adlay ng mga magsasaka mula sa Nasugbu. Sa ngayon ay nasa 5 hektarya na ang paninim na adlay rice ni Sir Manny. Bumaba ang kanilang ani dahil lubos na naapektuhan ang kanilang pananim na nagdaang volcanic smog o vag mula sa Bulkang Taal. Samantala, ang mga naani natin ngayong araw ay manumanong ihiwalay ang mga butil nito sa pamamagitan ng pag-aapak. At para ating matikman ang lasa ng adlay, nagpaturo tayo kay Ma'am Ellen kung paano ito isaing. Parang bigas lang din. Oo, para pong bigas din. Mga 3 hugas po yan. Tapos isasa lang na. Tapos pagkulo, ganun din ho. Parang bigas din. Si Ma'am Ellen ang patunay kung gaano kasustansya ang kanin ng adlay at ang naitulong nito para maiwasan ang sakit na diabetes. Tsaka siya po, panday talaga. Pag kinain mo siya, hindi ka laging guto. Tsaka mababa talaga, di ba? Kumpara daw sa bigas. Pag naka 2 plato ka, marami na sugar noon. Ito daw po hindi.
Batay sa report ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, taglay ng Adlai Rice ang mas mataas na protina, fiber, calcium, iron at kilocalories energy. Mababa naman ang carbohydrates content nito, pati ang glycemic index at maituturing na gluten-free. Kaya mabisa ito para manatiling mababa ang ating kolesterol at blood sugar. Healthier alternative sa brown, sa white, sa red rice. Opo. Kasi mababa yung kanyang glycemic index. Tapos, walang sugar. So, yung sinasabi mo, hindi naman natin masasabing anti-diabetes. Pero maganda siya para ma-maintain ang sugar level. Mm-hmm. Pero rich din siya sa protein, mga fiber. So, healthier option. So, first time ko kainin. Madali pong makabusog yan. Tingnan mo lang. Para pong mais ang lasa niya, parang mais na puti. Bigat na yun mo. Walang lasa. Parang lasa. Kaya nga yung kayo ng mga anak ko eh. Walang lasa, pero aftertaste niya ay bigas. Na parang bigas na hindi ganun ka mataas ang quality na bigas. So yun. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagtatanim ng grupo ni Sir Manny sa Nasugbo sa tulong ng DA Region 4A at ng Nasugbo Municipal Agriculture. Sa kabuuan, ilan po ang ating tanim? 5 hectares po sa ngayon, 5 hectares po. 5 hektarya. So yun sir ay enough na para sa ngayong taon kung mayroon hong o-order ho sa inyo? Ay hindi pa po. Tuloy po namin na pagtatanim po ng Adlai Rice po sir. Tuloy-tuloy sa tulong ho ng DA at ng rural rising. Hindi lang healthy, kundi nakatulong to sa mga magsasaka natin sa Nasugbo, Batangas, kagaya ni Mang Manny. If more farmers plant this, yung magkakaroon ng better income for them. Samantala, sa mga gustong bumili ng adlay, maaaring kontakin ang grupong Rural Rising Philippines, kundi naman kaya ay si Ma'am Mary Ann Umali, na siyang nagpakilala ng naturang butil sa mga magsasaka ng Nasugbo. So sa mga high-end outlets like Let's See Healthy Options, expect to pay 500 to 600 pesos for a kilo of adlay. Sa Rural Rising, we're not only trying to help the farmers but also help the consumers afford adlay. Expect to pay only between 350 to 400 pesos per kilo for a very good quality adlay. Plano na rin itong ipakilala pa sa mga magsasaka sa ibang bayan sa Batangas para tuluyang mapalawak at maparami ang supply. Ang data'y akala mo'y isa lamang damo, isa palang mabisang alternatibo sa mahal nating bigas sa ngayon. Naway patuloy itong mapayabong para mapatikim pa sa susunod na mga henerasyon. Mula sa Nasugbo, Batangas, katuwang ang DriveMax Herba Capsule. In the heart of changing lives, ako si Brigada Mike Salgado ng Brigada News FM, The Musical News Authority.